Magandang umaga mga boss, welcome back uli to my YouTube channel. For today's video, pupunta tayo sa Yamaha Caloocan para i-release yung aking bagong Yamaha XSR155. Nandito kami ngayon sa Coastal Road, papunta kami ng Caloocan dahil doon merong available na XSR155. At taga Las Piñas pa ako. Halos lahat ng Yamaha, Ribzone, lahat ng mga Yamaha dealer pinuntahan ko kahapon. Kahit umuulan, wala akong makita. Nakakita pa ako sa marketplace, sa Facebook, sa Yamaha Caloocan. Tara at puntahan na natin. Nandito na tayo mga boss sa 10th Avenue Caloocan, corner 4th Street. Ang landmark nito ay yung Crestol Motorcycle. At dito ako nakabili ng Yamaha XSR sa John Williams Marketing Corporation. Oh, halika na, pasok na tayo. Reserve for Mr. Victor Gonzalez. Do not sit here. Alright. Ayan, mamaya, subukan natin. Ayan mga boss, magbabayad na kami. Ang aking contact person dito, si Miss LJ. LJ Moreno yan. Naka face mask lang, kaya hindi siya artista looking. Naka face mask eh. Pero pag nagtanggal, artista yan. O ma'am, ito na. 150 plus ubos yung wallet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 162. Saka insurance na 1,700. Kapag optional naman to? Yes po. Kung ayaw niyo po mag-compare, okay lang po. Wag lang muna. Pwede lang po kayo sir sa labas mag-compare. Oo nga, pag-isipan kasi ang balang mong ilagay GPS. Ah, para iwas na ako lang naman. Yamaha. Okay, bayan pa. Oh, ito na mga boss. First start natin. Tingnan natin yung odometer. Talagang yung odometer niya ay naka zero pa talaga oh. First start. O game. Yun! As you can see mga boss, may daylight running light na siya. Ang ganda oh. Parang half moon design. Thank you.
Mga boss, gasolina muna tayo. Walang gasolina eh. Okay mga boss, nandito ako sa tapat ng PICC. PICC Complex. Pauwi na ako ng Las Piñas, galing Caloocan. Okay, first impression agad tayo. Ang unang napansin ko agad dito mga boss ay yung pagkambyo ko. Ayun, madaling ipasok ang segunda. Tresera, madali. Dahil meron siyang slippery clutch. Napakalambot ipasok ng kambyo. Tapos yung riding position ko, kaya kong bitawan ng manibela. Yung riding position ko, ito yung normal eh, papaganyan eh, oh. Medyo naka-island ka ng konti, papunta sa harapan. And then, ang sitting position ko, yung sa paa, naka 45 degrees incline, parang sports. Yung lakas naman, hindi naman kakaiba dahil madami naman kapares na makina nito. Merong R15, TFX, at saka yung MT15, at saka itong XSR155, pare-pares lang silang makina. Pare silang may BBA. Kaya kung ikukumpara mo sa ibang 150cc, ay mas malakas to dahil may BBA power to eh. Tumatakbo na ako ng 67, hindi ko naman ito iahataw pa dahil nasa break-in period pa. Kaya paganto-ganto na lang muna tayo. After siguro na yung change oil, after 1,000 kilometer, iwawalwala natin ng konti para mabatak-batak naman ang piston. Pero sa ngayon kasi mapakasikip pa ng piston, kaya break-in period muna. Kailangan muna tayong moderate lang ang takbo. Hindi natin pinipersa yung makina. Okay mga boss, abangan yung susunod kong vlog. Iba, gagawin ko ulit ng video yung like at saka yung dislike. Kaya dito na siguro magtatapos ang aking vlog. Maraming salamat. Huwag nyo nang kalimutang i-subscribe ang aking channel at pakipindot po ng notification bell button para updated kayo sa mga i-upload kong darating na video. Maraming salamat po. Ito nga ulit si Boss Vic, nagpapasalamat sa inyong suporta. Okay, nandito na ako sa layover ng EDSA. Yan, pagbaba ko, simbahan ng baklaran, pagbaba ko. Okay mga boss, andito na tayo sa SM South Mall. Ayan. Malapit na sa bahay. Sa wakas, nakarating din. Nandito na ako sa malapit sa village namin. Okay, nakarating din ng ligtas. Salamat sa awa ng Diyos. Nakarating. Malamang sisitahin ako ng gwardiya. Kala ko hindi mo ako lalo eh. Sabi ko bago motor, baka na baka. Iinit, sige. Nakilala pa rin ako ng gwardiya. Parang amoy na niya yung amoy ko.
Alright, welcome home. XSR155. Nakarating na. Okay mga boss, dito ka lang tatapusin ang aking vlog. Abangan nyo ang aking susunod na video. Like and dislike. Thank you.